kagay. Ha? Meow, cat? Cat? Meow, 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 there, in the garden. Tulog ni? Meow, meow. Meow, meow. Welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung aming trailing plants, tips plus update. Ito si Enjoy, si Mago Queen, saka si Manjula. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung actual kung paano kami magripat ng aming trailing plants. Sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung aming mga trailing plants collection. Ito si Red Emerald. Maliit lang siya to nung binigay sa amin nung sa shop na binilhan namin ng halaman. Ito naman si Mayoy. Ayan na si Mayoy. Actually na ano siya, tingnan niyo oh. Nahulog siya, namatay yung ugat. Tapos ito yun oh. Mayroon na siyang sibul. Next natin trailing plants ay ang Red Congo. Ito yung bigay, bagong bigay ng kaibigan ng kapatid ko. Yung sa isang plantita na mahilig mag-collect ng philodendron. Tapos, next naman, Red Emerald din ito. Ito na yung babies after na-propagate namin. Tapos, ito naman si Lemon Lime. Ayan, maganda na siya. Bago pa lang ito. Nilagyan ko ng bulok na kahoy. Tapos ito naman yung nasa wild lang. Parang monstera, di ba? Dragon tail. Ito ay dragon tail. Ayan, kasi yung dahon niya inubos ng uod. Ayan, gumanda na siya dito. Oh. Ito naman si silver satin or Syndapsus pectus. So mamaya ito i-propagate natin kasi sobrang nang haba. At ito naman yung aming mga golden pothos. Ayan. Tapos ito naman yung aming philodendron na maliit. Si Burlmax. Maganda to siya pag malaki yung pot. Wala kasi kaming malaking pot. Hindi pa nakabili. Kaya dito muna siya. Kaya hindi siya medyo lumaki. Sa mga philodendron na vines, dapat talaga kasi malaki yung pot. Once na lumalaki sila, gumagapang yung kanilang mga ugat. So ito hindi lumalaki kasi hindi enough yung nutrients. Kasi yung mga ugat niya, oh, tingnan nyo, nasa labas na. Hindi na nakaano sa lupa. So kailangan talaga na itong i-repot. Papalitan na ng medyo malaking pot. Sa mga tricks na maganda yung ating mga trailing plants, ipagapang ninyo sa kahoy. Tulad nito, oh. So, that's it, our trailing plants. So, ngayon, mag-repot na tayo. So, yung ating i-repot ngayon ay ang my cans. So, yung ating potting mix ay ang uling, bulok na kahoy ng niyog, bunot, rice hull mix na uling din. Yung compost natin ay bulok na mga dahon saka mga sanga ng kahoy. So, i-mix na natin.
Mix lang ng mix. Diba? Ayan. Halo-halo ba? Yes, ding. Ang tiyaka, tiyaka garden? Hindi. Tiyaka garden na. Tiyaka garden. Ay, doon. Ibutang ko doon. Dalato. Dalato. Sa garden. So, ilagay na natin. Half muna natin. Half lang. Saka ito. Shake-shake ng konti. Niligan ko to para hindi masyado pagtanggal ka. Madali lang siya. Bawasan natin yung sa baba banda. Lupa. Puro ano to eh. Rice hull. And then, hinahalf ko lang siya kasi dinadagdagan ko na ito ng compost eh. Ay, masyadong mababa. Excuse ha. Dagdagan natin ulit. Yan. Patong lang natin. Saka dagdagan. So ito na yung bagong repot natin na my cans. So yung sikreto namin dyan para magiging lush siya, hindi namin nilalagay muna sa pool. So pinapaikot namin dito. Saka yung dulo niya, yung bagong talbos niya, kinakat namin para marami siyang tutubo. Tingnan niyo dito, oh. Lahat ng nude niya, mayroong sibol. Kasi kinat ko siya, tapos pinaikot. Ayan, oh. Ang dami. Saka ito din. So, after siyang... hanggang dito na siya sa kanyang pool, pinapababa namin siya, tapos pinapaikot dito sa baba bago siya ibalik naman sa taas or kinakat para yung dito sa baba yung lahat ng mga nude niya mayroong tubo. Ayan, oh, may tubo na siya ito kasi kinat ko yan dito eh. Tapos ito din yung sindapsus. Yan, sindapsus. So, magpropagate tayo ngayon. Ayan, ang dami niya lang. Pinapaikot ko dito sa baba, tapos saka ibabalik sa taas. Ayan. Diba? Ang ganda. 9 months lang to eh, nung last nating na video nito. Maliit pa lang siya. So, dito tayo magka-cut. Yung dito niya, tutubo yan dito. Tulad dito, oh, nakat namin siya. Oh. Mayroon na siyang tubo. Tapos ito. And this one. Tapos saka natin i-baon ulit. Para usbong yung kanilang nude. Lahat ng nude nila may uusbong na bagong sibol. Iligyan natin. So ito din, ikakat natin, ipropagate natin. Dito ako magkakat. Kinat ko siya dito kasi nga mayroon na siyang tubo yan dito. May ugat na siya. Hanggang dito sa taas. Baon natin to ng konti. Lagyan natin ng compost.
Example nito, pinaikot natin siya. So, dadagdagan natin ng lupa or compost para mayroong nutrients yung ating halaman. Propagate natin sila sa tubig. Dapat yung ugat niya nakaano lang, hindi siya lulubog kasi pag lumubog sila lahat, mamamatay. Tapos ito yung silver satin natin. Kakat lang natin 'to. Ito. Snood niya. Dati mahal 'to eh, ngayon mura na lang. Yung last year. Sagsaga ng mga halaman. Minsan nga, binibigay na lang eh. Or binabarter. Yan. Dapat hindi siya lulubog yung dahon. Tsaka ilagay natin siya sa medyo malamig na area, malilim na lugar. Bago natin sila itanim sa lupa. Yan. Once a week, papalitan natin ng tubig. Or pag may nakita tayong dumi, papalitan natin ng tubig. Ito na yung na-propagate nating marble queen. Yung kinat natin yung mga dulo. Ito. Ito na ngayon. Oh. Mura na rin ito eh. So binibigay na lang ito. Leafless siya. Pwede din natin siyang ipropagate. Pero pag nag-propagate tayo, huwag nating ilubog sa tubig. Tulad nito, hindi to. Kasi mamamatay siya. Dapat nakaangat lang siya. Yan. Ganyan. Tutubo din yung nude niya. So, that's for today's video. Kung nagustuhan nyo, please don't forget to like, share, and subscribe. And turn on your notification bell para updated po kayo sa aking next video na i-share. Salamat gid nga madamo. Thank you for watching. Bye!